lasang-lasa na namin. I love it. Diba? Okay, what do you do first? So first, syempre, bawang. Ayan, bawang muna. Gigisa natin ang bawang. Ah, mahilig ba kayo sa bawang? Oo. Ako sobrang hilig ko sa bawang kahit gaano karami. Ayan, bawang, sibuyas, sama-sama na natin siya. Gisa-gisa muna. Oo. Ano pang ibang niluluto mo aside sa ano, binakol? Kami yung mga kids ko kasi, sa 80s na kami sa kain wife ko, 80s na kami hindi kumakain ng pork. Oh. 2 years na hindi kumakain ng beef. So, okay. Chicken and fish lang kami. Ang natira. Oo, yun lang. Tsaka more wow. Gulay. So, even your kids? That. Yes, so. Even your kids? So, syempre, unti lang para mabilis. Sama na natin chicken natin. Sa kids naman, basta may chicken, yun, ma-favorite nila eh, di ba? Yes, so, lalo na pag-fried. Sinabi mo pa. Ayan, syempre, alam mo na, pag-gisa natin. Kailangan gisa natin mabuti para mawala yung dugo. So, since ano, hindi ako mahilig maglagay ng mga Mga ganun. So, gusto ko natural eh. Okay. So, ano naman to? Patis. Yeah. Yan naman talaga ang pampalasa ng tinola. Yes. Or binakol, binapinsan ko ng tinola. So kami rin, hindi rin kami masyadong mahilig sa maalat. So mas kami okay na. Very light lang. Ang ganun, lumalaki sila, healthy yung family nila. Nice. Medyo maamoy na siya. Yung binakol, special sa akin yan kasi every time manganganak ako, pag uwi sa bahay, yan ang unang-unang niluluto sa ni Mami Nieves. Talaga. So yan yung unang kinakain ko kasi nga masabaw, masustansya, and then yes. You need it to make breast milk, parang ganun. So yan yung ano, so parang 3 times na ako nakain ng binakol sa bahay namin pag nanganganak ko. Mami Nieves, magbito ka na yung binakol. Ito pang-apat, buto yun, nagbuto si James. Pag medyo nakita natin na wala na yung dugo niya, pwede na natin ilagay yung sabaw. Ito yung, which is ito yung sabaw ng wow. Buko. Yan. Ako, napakasap yung manamis. Yan, oo. Yung mga bata, gusto ito. Ito na lang, hindi ko nakainailangan mga anak muna bago makakain ito. Ako na lang. Oo! Oh, yes! Siguro, pag kumulo na, saka natin ilalagay itong asparagus natin. Oh. Abilis lang naman ito siguro sa about mga 30 minutes to 35 minutes. Tapos na yung abilis lang. Diyan na yung udor ko eh. Bayad ka na nito. Oo. Pag kambingin yung luto natin, wala. Abuti tayo siguro ng matagal pa lang matagal buto. 2 hours ganyan? Mga 2 hours? Pag niluluto kasi siya sa pressure cooker, mga 45 minutes. Okay, yes, yes. Pressure cooker. Napilitin nga lang kasi pilit yung lambot niya. Ayan, ito. Kumukulo na siya. Ayan, bilis lang, di ba? Mm-hmm. Ngayon, pwede na natin ilagay itong, ano natin, kung gusto niya ng buko. Ako bet ko yan. Eh, since malambot naman siya, kaya hinuhuli ko rin. Okay. So, yung ating buko meat. I love. Ayan. Lagay natin. Ayan. Lahat ko na pala. Lahat na. Kunti na lang. Nakakain ka na ng binakol, Rafa? Mm. Ah, okay. Tapos, itong asparagus natin. Ayan. Wild card yung asparagus, ha? Nagulat ako dun. Na may asparagus yung kanyang binakon. Correct! Madali lang naman lumambot. Ayan. Tsaka tama nga naman, medyo crunchy siya, Mars. Oo. Pagkinain. Tapos, itong... Tanglad. Yan na. Para may bango na unti. Oo. Tanglad na pinipit yung dulo. Yes, para lumabas yung kanyang ano. Alam mo, sobrang healthy itong tanglad. Ginagawa kong ano yan eh. Tea. Oh, yeah. Lagi sa bahay ko yan ang ininom ko. Sarap. Makulo lang natin unti pa. Tapos sama na natin itong taho ng sili natin. Yum. Yan, so baba. Sa main. Ang ganda naman ng ating daho ng sili. Ang lalaki. Yeah, na so fresh. Hindi ko nga siya nakilala eh. Diba? Sa laki niya. Okay, good luck, guys. Nakakatakot naman. Bakit? Ayan. Nakakatakot. Excited ako tikman itong sabaw niya. Ang sarap. Lasang bagong panganak. What a memory. Brings back good memories.
I love it! Uy, salamat, salamat. It's so good! No, linis ang taste niya, no? Sobrang sarap niya. Salamat. Thank you so much, Jay! 91 parts, Jay!